Aminado si presidential aspirant Senador Pampilo Ping Lacson na dapat isipin mo bilang isang kandidato na walang kaibigan sa politika para hindi masakit sa iyo kapag iniwang ka sa ere at tri-rider ka. Pero mas masakit aniya ang mga magkakalaban sa politika na magkakapatid, mag-ina at maglolo o magkakamag-anak. Sa kabila nito, matapos ang halalan, hindi naman itinuturing aniya ni Lacson na kalaban ang mga nang iwan sa kanya sa ere at mga nagtraidor. We've learned to live with that, ano? Kasi yung kinship, personal relationship, friendship, wala, they have nothing to do with politics. It's all politics. Para hindi masakit isipin yung iniwan, no? At tinaidor, inabandona. Ganun na lang yung aming mindset. Na ito, politika ito, talagang things happen. Mas masakit yung magkalaban, magkapatid. Magkalaban, magnanay. Siguro mas medyo, pero yun, because of those situations na nakikita namin sa ground, parang we're even better off kasi hindi namin kalaban, iniwan lang kami. Tinitiyak ni Lacson na ito na ang kanyang huling pagtakbo sa politika sa loob ng 50 taon pagseserbisyo sa gobyerno. Kung hindi aniya papalarin sa halalan, magiging tahimik ang kanyang buhay dahil masaya siyang aalis sa gobyerno at masayang aalis sa serbisyo dahil naging tapat siya sa bayan at hindi naging korap. Diyos, sabi ko, ito na yung pinakel. Ito na yung parang lasura. I'll just try to contribute some more, no, na hindi lang legislation, kundi yung nagme-make ng decision. So when we discuss about it and we decided to really go all out, no, and campaign. Kaya maski yung rigors of the campaign, medyo physically taxing at medyo talagang maraming mga unfortunate incidents, we have learned to live with it. So yun, masayang aalis sa gobyerno, masayang aalis sa public service, happy with the thought that, you know, self-fulfilling yung nagawa ko. And I did my best na magsilbi sa ating mga kababayan. Sinuportahan naman siya ng kanyang vice presidential aspirant na si Senator Vicente Tito Soto III na hindi baling iniwan ng lahat, wag lang ng Panginoong Diyos. Ang paniniwala ko, iwanan ka ng lahat, wag lang ng Panginoong Diyos. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ 3M, ang Radyo Bandido TV.